stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day, drinking at the springs of living water. And now am I, my soul is satisfied. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, kung ang pagano ay may ikinukonsider na Christmas, bakit hindi tayo magkaroon ng konseptong Kristiyano sa usapan ng Christmas? Kasi ang nagpapamali kadalasan, hindi lang yung pinag-ugatan eh, kundi yung kanila pong pamamaraan. So kaya ang natutuwa po ako sa message na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin sa Blessed Hope, so sabi ko, siguro ang maganda na lang, kunin natin yung word na Christmas at ito po yung na-share ko nga po sa ating mga kapatid na nakasentro talaga sa Panginoon, na yung letter C, the Christ. Di po ba? Yung letter H, the Holy One. Yung letter R, the Redeemer. Yung letter I, the Incarnate. Di ba? Christ, the Son of God. Letter S, di po ba? Son of God. Yung letter T, the Truth. Yung letter M, Master and Lord. Yung letter A, Alpha and Omega. Yung letter S, Savior for all men. Pag tinignan nyo po, lahat ng yan nakasentro po sa ating Panginoon, at lahat ng yan ay may mga talata po sa banal na kasulatan. Diba? Sabi po ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ang sabi po doon sa Luke chapter 2, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Diba? The Anointed One, mga kapatid. So, yung Holy One, He is the Holy One of Israel, mga kapatid. Siya po ang banal ng Diyos, mga kapatid. And then, yung pong Redeemer, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, makikita nyo po, Redeemer po siya, mga kapatid. And then, the Incarnate Christ, pinakita ko po sa inyo, na siya po yung nagkatawang tao, di ba? Nagmanifest po siya. At ito nga po ang katibayan. May inaalala tayong kapanganakan po niya. Yung kapanganakan niya, referring po doon sa kanyang humanity. Kaya doon sa Isaiah 9, 6 and 7, di ba? Sa Isaiah chapter 9,
verse number 6. Ang sabi po, "For unto us a child is born," referring to Jesus Christ being the Son of Man. Di po ba? Humanity. "For unto us a child is born, unto us a son is given." Deity po yan, mga minamahal. So kaya napakaganda na meron tayong clear understanding na siya po ang nagkatawang tao na ating Panginoon. Marami na po tayong talatang pinag-aralan na nagpapatunay po niyan. Alright? So tapos po mga kapatid, yung letter S, Son of God. Sabi po ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." So siya po yung anak ng Diyos. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng 1 John 5 and verse number 20, "And we know that the Son of God has come." The Son of God has come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and the eternal life. So, siya po yung Son of God. The truth. One of His claim, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." So, the truth. And then, the Master and Lord. Sino po ba ang Master? Isa lang. Sino po yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Our Master and Lord. Mga kapatid, ganun din po yung letter S. Sa Revelation, He is the Alpha and the Omega. Siya rin po ang simula at ang wakas. O sabi ng ilan, nakita nyo? Lumalabas. Meron siyang simula at meron siyang wakas. Ang sabi po ng talata, siya ang pasimula at siya ang wakas. Hindi po sinabing siya ay may simula at siya po ay may wakas. Siya po ay may pasimula at siya po ay, di ba, may wakas. Hindi po yun eh. Ang sabi po, siya ang pasimula at ang wakas. Ito po isa konteksto po natin na nakakaintindi po ng may simula. Di po ba? Pero ang Panginoon, siya po ay everlasting. So, napakahalaga po na ito'y ating maunawaan. And then, napakaganda po nung topic na ibinigay nila sa akin, ito po yung Savior for all men. Siya po'y tagapagligtas para sa lahat ng tao. Kaya nga, sabi ko po kanina, wala pong kwenta na nagse-celebrate tayo ng occasion ito kung yung pinakamisyon at dahilan kung bakit siya na pa rito ay hindi pa rin po na i-accomplish sa atin. So, ngayong gabi po, gusto ko lang mag-share ng talata na kung saan sa maiksing paraan, ipepresent ko lang po sa inyo. Gusto ko lang bigyan pansin po natin yung Emmanuel. Diba? Emmanuel. Ang sabi po ng Matthew chapter 1 and verse number 23, "Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us." So, ngayong gabing ito, nais ko lang pong gamitin natin ang talatang ito para po ibigay ang napakahalagang mensahe, Emmanuel, na ang ibig sabihin daw po, God with us. Sa isang maiksi at simpleng paraan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito po ay ang patungkol sa tinatawag nating person of our Lord Jesus Christ. Okay? God with us. Sa Bible po, dapat maintindihan natin that Jesus Christ is a separate person. Ang ibig kong sabihin, iba pa po yung Father, iba po si Jesus Christ. Yan ang dapat maintindihan ninyo. Marami po kasing nako-confuse. Dahil ang sabi raw po sa Isaiah, isa sa itinawag sa kanya, the everlasting Father. Hindi po ito referring na ang ibig sabihin, siya rin po yung Father. Ang idea po nung the everlasting Father, kasi yung salitang Father po, ginagamit po yan doon sa idea ng pasimula, hindi ba? Yung siya po ang pinanggalingan. So, yun po ang idea po nito. Yung everlasting Father po, hindi ang ibig sabihin na siya rin po yung Ama. Kasi yun po yung isa sa doktrina na medyo nakaka-confuse po sa marami. Gusto kong maintindihan nyo po, nung sinabi po, "And they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us," gusto kong makita nyo rito his person. Na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay separate person, siya po ay Diyos na nahayag sa laman, siya po ay Diyos na bumaba sa lupa, at iyan naman po'y napakaliwanag sa sinasabi po ng Bible. Okay? Hindi po siya rin yung Ama. Hindi po. So, siya po ay separate person. Ang katibayan po niyan, hindi ba maliwanag na nung siya po ay nandito sa lupa, nung binaptize po siya, ang sabi po, merong tinig na mula sa langit na nagsabi, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." So, kung yung tinig, ang sabi po, "This is my beloved Son," referring doon sa binabaptize kay Jesus Christ. So, separate person po yan. Diba?
Iba po yung Ama, iba po yung tinig na nanggaling sa langit, at iba pa rin po yung Panginoong Hesus Kristo na binabaptize noong time na yan. And the Spirit descended like a dove. So yun po, mga kapatid. Gusto kong maintindihan nyo po na si Jesus Christ po, siya po ay Diyos na totoo na kung saan po nahayag sa laman. So, nung sinabi po, they shall call His name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Remember, doon po sa Luke chapter 2, diba? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, diba? You shall find a babe wrapped in swaddling clothes and laid him in a manger, like in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host saying, okay, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Mga kapatid, si Jesus Christ po ay Diyos na totoo. Pero hindi po siya ang Ama. Diba? Iba pa po ang Ama. Diba? Dalawa na yung Diyos. Hindi po. Persona ang pinag-uusapan po natin. So, maganda rin po na maintindihan po natin na sa doctrinal presentation, Jesus Christ is the image of the invisible God. And diba? At ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossas, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kasi ang Godhead, binubuo po yan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Si Jesus Christ po, siya po yung Diyos na nahayag sa laman. So, the person of Jesus Christ. Ang sabi po, tatawagin ang pangalan niyang Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ang Diyos ay sumaatin, mga kapatid. So, pangalawa po na magandang makita natin sa message nung Emmanuel, the presence of God. Diba? The presence of God. Ibig sabihin po, siya po'y nakipisan sa tao. Diba? Yan po ang pinaka-content po ng John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Diba? And we beheld this glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Diba? So ito po ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya anong sinabi pong tatawagin mo ang pangalan niyang Emmanuel, which being interpreted is God with us, hindi lang pinag-uusapan yung kanyang person, but also His presence. So siya po talaga ay masasabi nating nakipamayan sa tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po talaga masasabi natin na sa usapan po ng deity. Ano po? Siya po'y nagkatawang tao rin at nakipamayan po sa bawat isa sa atin. So, it speaks of the presence of God. Ibig sabihin po, yung presensya ng Diyos. Siya po ay masasabi nating nakipanahan po sa atin. At mas maganda nga po na as individual, mga minamahal, atin pong tanggapin si Jesus Christ at ang presensya niya ay mapa sa ating pong buhay. Yun po ang napakahalaga sa atin po bilang mga masasabi po nating nangangailangan sa ating Panginoon. So mula po sa langit, sinasamba sa sangkalangitan, iniwan po niya ang trono, hinubad ang kalwalatian, bumaba sa lupa. Sinabi po sa Philippians chapter 2, 'di ba? Nakipantay sa tao, nag-anyong alipin, naging masunurin sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga ang ganda-ganda po eh nung unang selebrasyon. Nung unang selebrasyon, ang ipinagdiriwang talaga, siya po talaga eh. Sige po, pansinin po natin muli. Yun sinabi po sa Luke. Diba? Ang ganda po nung makikita nyo pong record na ito. Ang sabi ng verse number 8, and there were in the same country shepherds abiding the field, keeping watch over their flock by night, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, you shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Alam niyo po, ang presensya ng Panginoon ay mensahe po ng kapayapaan. Diba? At yun po ang kinakailangan po ng bawat isa sa atin. So, Emmanuel, ang interpretation nito, God with us, His person, okay, His presence, and His purpose. His purpose, ano po ba yung dahilan
Bakit po ba siya nakipamayan sa tao? Bakit kinailangan iwanan ang kalwalatian ng langit? Mga minamahal, ayoko pong gawing komplikado ang mensahe. Gusto ko po na sa ating pong pag-alala, paggunita ng kanyang kapanganakan, maintindihan po natin yung pong purpose, at ang purpose hindi po nagbabago, kaligtasan. Kaligtasan po ang purpose kung bakit ang Panginoon ay bumaba sa lupa. Kung bakit siya po ay nahayag sa laman. Kung bakit siya po ay nagkatawang tao. Ang purpose, kaligtasan. Walang iba kundi kaligtasan. Kaya mga kaibigan, minarapat ko po na makapag-share pa rin po kahit po ngayong eksaktong December 25 na kung saan ipinagdiriwang po ng marami po na ito raw po yung Pasko na hindi na para paulit-ulitin ko pa sa inyo. Ang date po ay walang kasiguruhan, pero ang kapanganakan ng Panginoon ay tiyak na tiyak at isang malinaw na katuruan at katotohanan sa banal na kasulatan. At dahil ang kanyang pagsilang ay katotohanan, magandang maunawaan po natin ang dahilan kung bakit siya ay isinilang. The purpose, salvation. Are you saved tonight, my friend? Do you know for sure that any moment you die, you go to heaven? If not, wala pa rin ibig sabihin sa iyo ang naging pagparito ng Panginoon. Hindi pa rin po naging makabuluhan ang kanyang naging pagparito kung wala ka pa rin katiyakan ng kaligtasan. Naniniwala po ako that the greatest thing na po pwede po na maranasan ng tao sa kanyang buhay, the greatest experience is to experience the only Savior in his life, the Lord Jesus Christ. Kaya ngayong gabi ito, isang word ang pinag-aralan natin, Emmanuel. Ang ibig sabihin daw po ng Emmanuel, which being interpreted is God with us. His person. Always remember that Jesus Christ, siya po ay separate person. Iba po ang Ama, iba po si Jesus Christ. Two separate persons po sila. Iba po ang Banal na Espiritu. Hindi po kailanman yung Ama, siya ang naging anak, at yung anak, siya ang naging Banal na Espiritu. Three separate persons na ipinakita po sa banal na kasulatan. Ito po ang ating Ama sa langit at ang ating pong Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao at ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa mga tunay na Kristiyano. Kaya ngayong sandaling ito, pag-isipan po nating mabuti kasi year after year, sineselebrate natin ang okasyon. Mas maganda po na kung ito man ay ating ipagdiwang po natin siya na naging makabuluhan dahil tayo po ay nakatiyak na ng kaligtasan at natanggap na po natin ang pinakadakilang regalo. Ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Bible, pag si Hesukristo ay nananahan sa iyo, 1 John 5:12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto po natin na matiyak ang kaligtasan, hayaan po nating manahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Sa papanong paraan po, by faith, sa pamagitan po ng pananampalataya. Hindi po ninyo makikita na literally pumasok ang Panginoon. At hindi po yan nadadaan sa pakiramdam. Ito po'y pananampalataya. Sapagkat tanging pananampalataya lang ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Pananampalataya sa Emmanuel, Diyos na naparito sa lupa upang tayo po ay tubusin sa ating mga kaligtasan. Kaya sa ating pong kaluluwa para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid ho, maganda po mga kaibigan, ngayon po may natutunan tayong isang word, Emmanuel, which being interpreted is God with us. Three things, doon po sa ating pong ikinonsider na ito, His person, His presence, and His purpose. Yung kanyang person, Diyos, na nahayag sa laman. Yung kanyang presence, yung naging pagparito niya sa lupa. Yung purpose, kung bakit po siya naparito para sa atin pong kaligtasan. Kung nais niyo po na ang ating Panginoong Jesus, na siyang Diyos na nahayag sa laman, ay tanggapin ninyo sa inyong puso, panampalatayanan po ninyo, pwede po kayong sumunod sa panalangin ito. Na sa panalangin, ang laman po nito, pagkilala na tayo makasalanan, paghingi ng tawad sa Diyos ng totoo sa ating mga puso, at pagbubukas ng ating puso
bilang, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Emmanuel, God with us. Sige po, kung nais po ninyong matiyak ang kaligtasan at nais niyong tanggapin ang dakilang kaloob na buhay na walang hanggan, sumunod po kayo sa panalangin ito ng mataimtim at tapat sa inyong puso, Diyos po ang ating tawagan. Gagabayan ko po kayo sa panalangin. Dakilang Diyos aming Panginoon, ngayong gabing ito, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa napakahalagang mensahe, Emmanuel, na ang ibig sabihin po, ang Diyos ay sumaamin. Ang Diyos ay bumaba sa lupa. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Na ako po'y mapapahamak. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, nais kitang sampalatayanan. Binubuksan ko ang aking puso. Nais kitang tanggapin bilang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, ikaw ang aking tagapagligtas. Ang iyong ginawa, ang aking pong kinikilala para sa aking kaligtasan. Panginoong Jesus, be my Savior. Thank you so much sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, sa dakilang kaloob, sa regalo na buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung ngayong gabing ito tayo po ay sumunod sa panalangin nang meron pong maliwanag na kaunawaan na ang kaligtasan po ay si ginawa lang ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po tayong bahagi doon. Siya lang po. Ang ginawa lang po ni Jesus na siya'y bumaba sa lupa, siya po ay nagtigis ng dugo, siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Yun po ang gawa para sa ating kaligtasan. Ang ating pong bahagi ay pananampalataya. Pananampalataya na ipinahayag sa pag-amin na tayo po'y makasalanan, pagsisisi at pagtanggap sa Kanya. At kung tunay po na kayo'y nanampalataya, panghawakan po natin ang Kanyang pangako. Ito po ang buhay na walang hanggan. Muli po, salamat po sa understanding po ninyo. Ayoko lang po makalagpas na hindi tayo nakapagbigay ng mensahe. And please don't forget, Emmanuel, God with us. God bless you po, and again, happy holidays everyone. Mahal po namin kayo sa Panginoon. Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He launched me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory.